Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, dominin natin ang ating mga kasalanan upang ito'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong at Diyos. Kawan tayong pangarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin na laging berhing si Mariang Mahal, kami naway makahangos sa habis ng kasalukuyan at makinabang sa kaluhating walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumusunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudiyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya't pupunta kami sa mga hentil. Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon, inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudiyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kahit saan namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Kahit saan namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Umawit ng buong awit at sa puon ay ialay. Pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa'y namamalas, tagumpay na nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panang iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala ninyo at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Filipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal ninyo akong kasama, Filipe. Di yata't hindi mo ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo sinabing ipakita mo sa amin ang Ama? Di ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap na kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyo maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko higit pa rito, sapagkat pupunta ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong mabuting balita sa araw na ito, ito'y tungkol sa kahilingan ni Filipe at tugon at paanyaya ng Panginoon. Sabi po ni Filipe, "Ipakita mo sa amin ang Ama. Sapat na sa amin."
at masisiyahan kami. Nanliit po si Pilipi sa kanyang tanong kay Jesus. Tinawag po siya ng Diyos na maging kanyang alagad. Iniwan po ang lahat. Kinalimutan ang kanyang sarili. Iniwan ang pamilya. Iniwan ang hanap buhay para kay Jesus. At nangako po siyang ipaglaban niya ang Diyos. Nangako po siya, mamahalin niya ang Diyos habang buhay. Subalit sa ating narinig sa mabuting balita, ang tagal na nilang magkasama ni Jesus, naranasan ni Pilipi ang kakulangan. May kulang sa kanyang sarili. Kulang ang kanyang paniniwala, pananalig, at sampalataya sa Diyos. Ang sagot po ni Jesus sa tanong ni Pilipi, ang nakakita sa Ama, nakakita sa kanyang Ama, at sa kanya ay iisa. Iisang Diyos, mag-iisang pang-Diyos ng kalikasan. Kung anong kaya gawin ng Ama, kaya din gawin ni Jesus. Kung ang Ama ay nagpapagaling, kung ang Ama ay gumagawa ng himala, kaya din ni Jesus gumawa ng himala at magpagaling. Sabi po ni Jesus, tignan nila ang mga himalang na kanyang ginawa. Tumbukas lamang ang kanilang isipan sa kanyang ginawa. Kailanman sila'y maniniwala at manalig akin. At iisipin nila na si Jesus ay galing sa Ama. Ayun po mga kapatid, nasa isa't isa po ang mag-ama. Ang turo niya, matalik na pag-ibig ang anak at magulang. Pakita sa galang at sipag sa araw-araw na asal at magulang sa anak sa tuwing ay sila'y gabayan. Tunawa ang panatilihin na kultura natin ngayon na mabigyan ng kaluwalhatian ang ating Ama. Ang sagot ni Jesus sa tanong ni Pilipi, ang Ama at Anak ay iisa. Magtiwala lamang at manalig dahil ito'y tunay at totoo. Manalangin tayo sa ating Ama, ipakita sa atin ang daan patungo kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin awang madama
ng presensya ni Jesus na siyang ating katotohanan sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo at mga halimbawa ng ating buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway akayin ang mga mamamayan sa tamang landas ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga maliliit ng ating lipunan, naway maibalik ang dangal at pag-asa sa kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga biktima ng pang-aapi at kahalayan, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makarating sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Amang manatili ka sa aming piling sa pamamagitan ng iyong anak at loobin mong siya ang aming maging daan, ang aming katotohanan, at ang aming buhay. Inilin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Malay kapatid, upang paghahay natin kalugdan ng Diyos, abang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumutulong nawa sa aming ginagawa. Upang siya ay niluwal ni Maria, nang di bumabawa kundi ang nagpaganap sa pagkaberhen. Ay manguling dapat nakalubdan mo ang aming paghahain si pagpapatawad ng mga kasalanan. Sapagkat siya, Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katungo at kapiling ng lahat ng umiral ay iyong likain. Sa isinugo mo para kami sa gipit palayain. At sa'y kinalingan na mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sabinang banal para sa iyo. Pinagtisang unat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan
mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, ibanal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago pinagdisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyo inabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Hindi naman na matapos sa kapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalos-salos katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Paspasin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na Impapa, ni Gilbert naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin kapatid namin na imlayan na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Yan din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagdapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwa nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya. Lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabilin na kagaling na utos at oran ni Jesus, napayin natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sabangin ang ngalan mo, mapasa kami ngayon ang
Kristo, tiyatiya mo kami sa lahat ng masama. Pinili namin kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabigyan dakilang araw ng pagpapahayag na nakapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon si Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayuri. Mabigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inunihan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pagkikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magmaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyuri. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen. Humagay taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Diyos.